Hello mga kababayan, good morning, good afternoon, good evening, lalong-lalo na po sa mga kadama dyan na andito sa Middle East. Gusto lang pong i-share sa inyo yung video na to ni Attorney Enzo Recto ng Bunyog. Ayan, at kasi mainit na mainit ngayon yung balita, lahat ng mga tao, halos majority, kung hindi man 50-50, pero lahat halos ng tao sinisisi si Pangulong Duterte kung bakit nagiging agresibo yung mga China sa kanilang ginagawa patungkol diyan sa sigalot sa West Philippine Sea. Pero meron pong isang kadahilanan po kung bakit ang mga China ayon kay Attorney Enzo is mga agresibo. Ayan, ito po yung title ng video ni Attorney Enzo. Malaki ang pananagutan ni Gloria, bakit ganito ka-agresibo ang mga China. Panoorin po natin yung video kung ano yung dahilan kung bakit yun nga agresibo nga masyado. Talagang antatapang nung nakaraang araw lang nag-fake news na naman sila na tinutukan daw sila ng baril ng mga yung mga nakatalagang army dun sa Sierra Madre na kinuha lang, nag-supply lang ng mga pagkain, airdrop, kinuha nila, tapos tinapo nila ulit sa dagat, diba? Nag-fake news talaga sila, humingi sila ng mga awa sa ibang bansa. Akala nila siguro maniniwala yung mga ibang bansa sa ginagawa nila. Mabuti na lang talaga meron ding video yung ating Coast Guard, kaya napabulaanan nila na tinutukan ng barrel. Kung if ever man, no, ang lapit-lapit na nila doon sa barko ng Sierra Madre. Anong gagawin nila doon? Parang dalawa lang ata yung taong nakabantay doon. Paano kung lulusob sila doon? Siyempre, diba, self-defense, yung ginawa lang ng nakabantay dun sa Sierra Madre, bakit sila mangingialam, bakit ang lapit-lapit na nila doon sa barko natin? Kaya mga sinungaling tong mga China na to eh. Pero bago yan mga kababayan, panoorin po natin yung explanation ni Attorney Enzo kung bakit may pananagutan din po si Gloria Macabagal Arroyo. Kaya sa iba dyan, kilalang-kilala nyo naman si former president, the one and only Gloria Macapagal Arroyo. Good evening, attorney. Pasok, attorney, pasok. Enzo Recto, kalaban ang katiwalihan at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Mga kabunyog, mga kababayan, gusto ko munang i-discuss sa inyo itong si Gloria Arroyo. Mga kabunyog, para kasing pag pinag-usapan ang tungkol sa China, parang ang may malaking kasalanan, si Duterte lang, ano? Totoo naman, si Duterte ang pinakamalaking kasalanan dyan. Ha? Ha? Kasi nagpakatuta talaga si Duterte sa China. Tama. Pero, mayroon pang isang presidente na malaki rin ang naging papel. Kung bakit ang mga nangyayari ngayon sa bansa natin tungkol sa China, ay ganyan na lamang malaki na nating problema. Sino yan, malaki ang naging role dyan ni Aling Gloria. Bakit? Ang tinutukoy kong Gloria, si Gloria Macapagal Arroyo. Ha? Ano bang naging role ni Gloria Arroyo? Bakit ganito na lang ang nangyayari ngayon sa atin sa issue ng China? Mga kabunyog, napanood nyo ba yung maiksing mga sinabi ni Ramon Ang? Wait lang, attorney. Ano ba talaga yung ginawa ni former President Gloria Macapagal Arroyo? Alalahanin niyo po mga kababayan, si Gloria po yung isa sa mga dahilan kung bakit napatalsik si President Erap noon, kapanahunan niya. At nung tumakbo siya, is dinaya niya din po si Fernando Poe Jr. the King. At napanood ko lang po yan nung nag-privilege speech si Grace Poe. Parang 20 years anniversary ata nung nangyari yon, kaya nabalik sa alaala
yung mga nangyari noon, kung paano niya minekos-mekos yung eleksyon, di ba? Tumawag yung controversial na Hello Garcia, siya po yung may kagagawan. At grabe yung mga korupsyon noong unang panahon daw sa mga balibalita ni Gloria Macapagal Arroyo, lalong-lalo na yung kanyang asawa na si First Gentleman. Sino ba yung pangalan ng asawa ni ni Gloria Arroyo? Nakalimutan ko na, pero diretso po tayo kay Attorney Enzo. Mga kabunyog, si Ramon Ang, ang may-ari ng San Miguel Corporation, Ramon, si RSA, Ramon S. Ang. Napanood niyo ba yon? Kung saan sinabi ni Ramon S. Ang, I'd like to share with our audience here today why is it the fuel prices and power prices in the Philippines is higher compared to our neighboring countries. As you know, we, San Miguel and Petron is in Malaysia. In Malaysia, the prices of gasoline is 20 pesos per liter. In the Philippines, is 60. Reason? Malaysia subsidized 1/3. The other 1/3 is taxes. Philippine government imposed taxes. And our neighboring countries don't impose taxes. But if you look at it on an equal basis, our prices, if without the subsidy and without taxes, is even lower than Malaysia, Indonesia, and Thailand. I think our country is market force compared to our neighboring countries. Our neighboring countries are still subsidizing heavily on fuel and power. Why are they able to do it? Because Malaysia has its own oil production. Malaysia, Indonesia, Thailand, Vietnam. We, our oil production is only 6,000 barrels per day compared to our neighboring countries' average 1 million barrels a day. That's why they can put in subsidy. Philippines, we don't have oil. But we have a very big reserve in West Philippine Sea. That's why they are very interested on the Philippines. So let us not let go of it. We should protect our territory. Salamat po. Na dapat pang... Wait lang, attorney. Grabe, mga kababayan, imagine ninyo yung per liter sa Indonesia ng gas is 20 pesos lang, triple sa Pilipinas. Umabot pa nga minsan ng 70 ata sa Pilipinas. Diba? Kaya kailangan talaga try nila, no? I-try nila yung mga yung tawag dito na yung walang alisin nila yung tax yan sa pag-i-export ng mga na yan, yung mga oil and gas na yan sa Pilipinas. Try lang nila, kung hindi kakayanin, hindi ibalik nila, dapat yung mga, kung ano yung mga nalaman ng mga expert option nila na sinasabi, dapat, no, pakinggan ng mga mambabatas, pakinggan ng mga presidente, pakinggan ng mga gumagawa ng mga batas sa atin. Para naman makatulong sila, kasi number one na ayaw nila, kasi wala na silang makukurap, sa totoo lang. Yan yung talagang isa sa mga rason kung bakit hindi sila nagkakasundo. Kung sana, no, sa mga ganyang bagay, kung pwede naman mapababa yung presyo ng mga gasolina, ng mga pangunahing bilihin sa Pilipinas, yung mga bigas na yan, di ba? Kuryente, tubig, kung ano pa. Dapat yan yung inuuna nila, yung mapababa yung mga presyo, eh. Hindi puro Nakakaasar lang kasi sa mga politiko natin. Hindi sila nagkakasundo. Yung kapakanan sana ng mamamayang Pilipino, yung pinaglalaban nila. Pero sila mismo, hindi sila magkakasundo, eh. Yan yung masakit na katotohanan talaga sa Pilipinas. Pwede naman na hindi kayo magkasundo sa mga ilang bagay. Pero pag ganyan ang usapin ng mamamayang Pilipino yung makikinabang, sana naman po
mga mambabatas, mga nasa politiko, mga nasa gobyerno, sana naman po pakinggan nyo din po yung inahin or hinaing ng taong bayan. Hindi lang puro yung kapakanan nyo na nakaupo kayo dyan. Imagine yung 20 pesos per liter dyan sa Pilipinas, magkano? Triple yung presyo. Grabe, di ba? Nakakaasar lang. Alagaan at ipaglaban ng Pilipinas ang West Philippine Sea. Kasi ang problema ng Pilipinas ayon kay Ramon S. Ang sa enerhiya, sa kuryente, ano, power, energy, masusolusyunan yan ng West Philippine Sea. Napakayaman ng West Philippine Sea, sabi niya. Ha? Kaya wag natin daw isusurrender yan. Alam nyo, tayo naman, alam naman natin itong mga malalaking negosyante na ito, tulad nila Ramon S. Ang, Abuetes, nanginginabang ito ng malaki sa ating ekonomiya. Pero may mga pagkakataon na ang mga negosyanteng tulad nito ay maganda rin naman ang kanilang sinasabi, suportahan din natin. Tama. Katulad niyang sinabi ni Ramon S. Ang na huwag nating isusurrender ang West Philippine Sea kasi napakayaman ang lugar na yan. Sabi niya, ang San Miguel Corporation ay nasa negosyo ng power at energy. Sabi ni Ramon S. Ang, kung i-develop lang natin yan, yung West Philippine Sea, parang katulad tayo ng Australia, ay ng Malaysia. Di ba ang Malaysia may sariling oil ano sila company, yung gobyerno doon, yung Petronas? Oh, sabi ni Ramon S. Ang ibang mga bansa sa Southeast Asia, mayayaman sila kasi na-develop nila ang kanilang oil, ang kanilang power, ang kanilang energy. Sa atin, wala eh. Mayaman sana ang West Philippines, hindi naman natin na-develop. Pero wag nating isus... Wait lang, Atty. Kaya nga dapat, mga kababayan, i-push natin na protektahan talaga yung West Philippine Sea. Yun yung maganda nung ginagawa ngayon ni President Bongbong Marcos na pinoproteksyonan niya yung West Philippine Sea. Ayaw niyang maagaw yung aparte na yan ng Pilipinas kasi kapag naagaw yan ng China, naku, kawawang kawawa talaga tayo. Kaya maganda yung ginagawa niya na kahit sabihin na maraming nagre-reklamo na palagi siyang nagbabiyahe, pumunta siya kung saan saan lugar para lang makahimok ng mga kumbaga ano ang tawag nila doon, makahimok siya ng mamumuhunan sa Pilipinas kasi alam naman natin eh, tawag dito yung mga ibang bansa, nagdadalawang isip pa talaga yan na pumasok sa Pilipinas kasi sobrang mahal nga. Mahal ang kuryente, mahal ang tubig, mahal lahat. Sobra mahal. As in mahal talaga. Pero kailangan niyang gawin yun para makikipag-aliansa siya. Para kung ano man mangyari, gagawin sa atin ng China na yan, na binubuli tayo sa araw-araw na lang ng ginawa ng Diyos. Ano nangyari? Nung isang araw, anong ginawa? Kinuha nila yung airdrop ng resupply food ng mga nakapwesto dyan sa Sierra Madre. Akala nila kung ano. Akala nila mga ano siguro yun, mga equipments. Nakita nyo yung BRV Sierra Madre? Kawawang kawawa yung barko. As in talagang ano na, lumang-lumat, mga kinakalawang na. Sa mga susunod na taon, lulubog na yan at yan yung hinihintay ng China na malulubog yan at sila nang kukunin na nila yan dyan. Yan yung gustong-gusto nilang gawin. Kaya bukod sa mga tawag dito, pagsuporta natin kay President Marcos, sana no, wag din natin kalimutan magdasal talaga na hindi mangyayari na sa susunod na mga taon makuha talaga ng China yan yung West Philippine Sea. Kasi kawawa talaga tayo eh. As in talaga. Baka hindi natin maranasan sa henerasyon natin, hindi natin maranasan yung kaginhawaan na may ibibigay ng West Philippine Sea na yan. Pero sa susunod na mga henerasyon ng mga Pilipino, sila yung makikinabang dyan. Kaya dapat
magsama-sama tayong proteksyonan yung rights natin dyan patungkol yan sa issue ng West Philippine Sea. Diba, Torni? Surrender yan. Kasi yan ang magsusolve ng problema ng power energy ng Pilipinas. Yes. Ganon kalinaw yung mga sinabi ni ano ni Ramon Esang, kung napanood nyo yun, mga kabunyog. Ha? Pero, paano, bakit ganyan na lang ang interest ng China sa West Philippine Sea? Bakit ang China gumuhit ng napaka, ano, ito ha, ito, ipakita ko ito sa inyo. Ipakita ko ito sa inyo, mga kabunyog. Ayan. Bakit ganito na lang ang interest ng China sa... West Philippine Sea. Oh, kita nyo yung ginuhit ko noon, yung pinakita ko sa drawing. Ha? Yung pinakita ko sa drawing, ay ano, yung ginuhit ng China. Ito, dikit na sa Pilipinas. Yung kanilang 10 dash line. Oh, tingnan nyo ito, mga kabunyog, mga kababayan. Yan yung 10 dash line ng China. Yan yung 10 dash line. 2, 4, 6, 8, 10. Yung putol-putol na yan na linya, dash. Putol-putol na yan na linya, 10 yan na putol-putol na linya. Yan yung 10 dash line ng China. Ang ginawa ng China. Ang ginawa ng China, kung titingnan ninyo wait mga... Wait lang, Atty. Tingnan nyo po mga kababayan, oh, ang kapal ng mukha. Imagine mo, dikit na sa ano, oh. Sa Pilipinas. Grabe. Grabe sila, no? Oh, kapal talaga yung mukha ng mga China na to. Mga chikwa na to. Kapunyog, yung orange yan yung China. Yung archipelago, yung hiwa-hiwalay na isla sa kanan, yung sa kanan, yan yung Philippines. Anong ginawa ng China? Yung blue na yan, yung light blue na yan, yan yung South China Sea. Hindi naman ibig sabihin ang pangalan yan, South China Sea, kanila yan. Yun lang yung pinangalan dyan. Anyway, okay. Katulad din ang Indian Ocean, hindi naman ibig sabihin sa India yan. Diba? Kasi kapag sinabi mong Indian Ocean, ibig sabihin sa India pala yan. Hindi. Yung South China Sea, hindi naman ibig sabihin sa China yun. Yan lang yung official na tawag sa malawak na dagat na yan. South China Sea. Ngayon, anong ginawa ng China? Gumuhit sila ng 10 dash line, no? Kaya yung teritoryo ng Pilipinas na bahagi ng ating exclusive economic zone ay gusto nilang kunin samantalang napakalayo nito sa kanila. Bakit? Bakit ganyan na lang ang interest ng China na mapasa kanila ang West Philippine Sea? Mga kabunyog, ang dahilan dyan ay ito. Ito, ipakita ko sa inyo. Ano yun, attorney? Ang dahilan dyan ay ito. Noong 2005, 19 years ago. Ito. Ayan mga kabunyoga, 2005, ayan. Joint okay. Exploitation o, tingnan nyo, mga kabunyog. With China 2005, and Vietnam. Si Gloria Arroyo, presidente ng Pilipinas noon, 2005, toast si Gloria. Ano yung tinutoast niya dyan? Ang presidente na yan ng China noon, si Hu Jintao. Hu Jintao yan. Alam nyo, itong si Xi Jinping ngayon na lang yan. Pero nung panahon, mga 2005, ang presidente ng China noon, si Hu Jintao. Ha? Ngayon, tingnan nyo, nag-ano sila. Oh? Nag-toast sila. Anong title sa baba? PhilippineStar.com Joint Exploration with China and Vietnam. Yun. So, panahon ni Gloria, taong 2005, umasok si Gloria sa isang kasunduan sa China at Vietnam. Wait, ibig sabihin, attorney, kung nag-joint exploitation with China and Vietnam, ibig sabihin na pag-aralan na nasisid na ng mga Chikwa yan at mga Vietnamese yung West Philippine Sea. Kaya siguro yun ang dahilan at alam nila kung anong meron dyan. Malaki siguro yung kung ano man yung natuklasan nila, yung makukuha nila dyan sa bandang sa West Philippine Sea na yan. Kaya siguro hanggang ngayon is talagang talagang agresibo na talaga sila na makuha yan.
Kaya dapat talaga, talagang panindigan ni PBBM na proteksyonan talaga yung West Philippine Sea na yan. Diba? Grabe to si Gloria. Ikaw pa lang may kasalanan, Glorying. Imagine niyo si Gloria ha, naging vice president, naging presidente ng Pilipinas. Ngayon, congresswoman na naman siya. Gaano kakapal yung mukha ng kagalang-galang na former president ng Pilipinas. Diba? Imaginin mo, isa ka na, nakamtan mo na yung pinakamataas na leader sa Pilipinas. Pero ngayon, andyan ka pa rin sa politika. Diba? Grabe kagahaman sa pwesto. Tapos, nakakapagtaka, bakit binoboto pa ng mga... Saan ba to? Sa ano ba to siyang representative? Sa Pampanga? Imaginin mo, makapal ang mukha. Naging vice president. Naging president ng Pilipinas. Kinuha niya yung pagka-presidente kay ERAP. Dinaya niya si FPJ. 9 years. 9 years ka naging presidente. Almost 10 years ka naging presidente. Lahat ng pagnanakaw ng pera sa kaba ng bayan na gawa mo na, tapos ngayon andyan ka pa rin sa kongreso. Imaginin nyo mga kababayan, ha, dapat nakulong to eh, dapat kinulong to, diba, dahil sa sobrang pagnanakaw sa kaba ng bayan. Pero bakit nakakapagtaka tayong mga Pilipino, ninakawa na nga tayo, bakit binoboto nyo pa rin yung klaseng tao, na mga klaseng politiko na mga yan? At bakit napayagan pa rin makatakbo yan at makabalik sa politika? Yun lang nakakapagtaka talaga sa atin. Anong kasunduan yan? Joint exploration! Ibig sabihin, yung malawak na area na yan, nasakop ng Pilipinas, yung West Philippine Sea, pumasok tayo sa isang joint undertaking, ibig sabihin agreement, sa China, kung saan imamapa ng China ang ilalim ng mga dagat natin, yung West Philippine Sea. Iminapa ng China yan. Tiningnan ng China kung ano yung mga yaman sa ilalim ng dagat na yan, ng West Philippine Sea. Ang tawag po doon sa ano na yon, JM issue. Joint Maritime Seismic Undertaking. Ibig sabihin, maritime dagat. Undertaking. At seismic, ibig sabihin, gumamit ng mga modernong kagamitan, equipments, tiningnan ang yaman ng ilalim ng dagat lang West Philippine Sea. Yan po yung JM issue. Pinirmahan niya ni Alroyo noong 2005, mga kabunyog. Ha? Oil, ano yan? Kumbaga, ang ginawa ng China mula 2005 hanggang kung ilang taon yan, inubos ng China ang oras niya, minapa niya yan lahat. Nagawa yan ng China kasi pumayag ang Pilipinas doon sa kasunduan na pinasok ni Gloria. Joint exploration. Ibig sabihin, in-explore, tiningnan ano ba yung mga nandyan na yaman. Langis, oil, natural gas, lahat. Mga anong kung anong yaman ang makukuha dyan sa West Philippine Sea. Siyempre, sino ang may modernong kagamitan? China. Lamang. Samantala, ang Pilipinas, hindi tinutulan yon kasi pumirma nga tayo, pinayagan natin ang China. So ngayon, kumbaga, nagfiesta ang China. Nagfiesta saan? Nagfiesta sa data. Nagfiesta ang China sa data at sa information. Nakuha talaga ng China yung eksaktong mga detalye ng mga yaman na yan. Kaya yung sinasabi ni Ramon S. Ang na napakayaman ng West Philippine Sea sa oil, natural gas, ano po yan? Yung detalye niyan, alam yan ng China. Kasi hindi lang naman pag-iinteresa ng China dyan yung isda. Hindi lang yun. Hindi lang naman yung corals yun. Hindi lang naman dahil daanan niya ng mga barko. Napakayaman nga ng gas, oil at saka natural gas. Ngayon, paano ngayon nalaman ng China yan? Ay kasi pumasok nga yung ano,
pumasok ang Pilipinas sa JMSU, Joint Maritime Seismic Under. Wait lang, attorney. Ang tanong, attorney, legal ba yung pag-explore, yung JMSU na sinasabi mo, attorney? Hindi ba bawal yun sa konstitusyon ng Pilipinas? Bakit pinayagan ni o nag-deal o nakipag-deal si former President Gloria Macapagal Arroyo? No? Hindi lang pala si Digong, mga kababayan, hindi lang si President Duterte yung nakipag-agreement, secret agreement, gentleman's agreement, kundi pala si Gloria Macapagal, si Gloria Macapagal Arroyo. Ito yung pinaka, kung may makilala pa kayong mas pinaka makapal na politiko sa Pilipinas, comment nyo po dyan. Pero sa kapanahunan, sa panonood ko ng mga Senate hearing, sa panonood ko ng mga kumbaga sa mga balibalita, at na alam mo yung recommended ng YT yung mga ganito, yung mga dokumentary noon, ito yung pinakamakapal na politiko na nakilala ko sa buong buhay ko. Kung meron pa kayong kakilalang makapal na politiko, i-comment nyo po. Kasi grabe, sinabi ko nga kanina, naging vice president, naging presidente. Hindi ko alam kung naging senator to si Madam Gloria eh. Pero ngayon, congressman siya, congresswoman siya. Di ba may balak pa nga siyang agawin yung Speaker of the House, pero naramdaman ata ni Romualdez na may balak silang i-bypass or may balak na ikudita si Romualdez. Agad-agad tinanggal siya sa pagka-deputy majority leader. Kasi marami silang deputy majority leader diyan sa House of Representatives. Eh. Kaya 'di ba, 'yan yung balak talaga nila. 'Yan yung balak talaga nila, kaya naamoy ni Congressman Romualdez na ganun yung gagawin. Tinanggal siya sa pagka deputy majority leader, kaya nabulilyaso yung kanilang tawag dito, yung plano. Taking. Ngayon, kwinestyon niya ng makabayan black nila Nery Colmenares sa Korte Suprema. Hiniling ng mga makabayan congressman noon kay Gloria, panahon pa ni Gloria, na i-declare yan ng Korte Suprema na unconstitutional. Mm. Bakit? Bawal yan sa constitution. Bawal sa 1987 constitution, bawal ang full. Ibig sabihin 100% makikipag-joint exploration ka sa ibang bansa, hindi pwede yun. Bawal yun. Bawal yan sa ating constitution. Wait, attorney, bakit ngayon hindi pa siya nakakasuhan kung bawal yung ginawa niya na deal na yan sa pag-joint exploitation na yan ng China at saka Vietnam? Bakit hindi? Ba't wala pong tao or sa mga politiko or sa mga mamayayamang mga tao dyan sa Pilipinas or mga abogado man lang? Bakit walang may nagkaso patungkol dyan kay Gloria Macapagal Arroyo? Bakit, attorney? Bakit? So, question yan ng makabayan black. Pero, bakit ginawa ni Gloria yon? Dito, mga kabunyog, may picture ako dito. Ano yun? Ito, tingnan nyo. Ayan, oh. Ayan, picture ni Gloria. Ano yung nakikita nyo dyan sa picture ni Gloria? Mga kabunyog, 2005 din ito. 2005 din. Nung panahon na pinirmahan ni Gloria yung joint exploration with China, ito, Philippines, China. Oh. Sign, $1 billion deals. Ayan, updated, 2005. Billion? China extended loans and investments worth a combined $1.62 billion to the Philippines during a state visit by Chinese President Hu Jintao. Filipino officials said, o yan, kita nyo? Sino yung nasa kanan? Si Gloria Arroyo.
Sino yung nasa kaliwa? Si Hu Jintao. Dahil pumayag si Gloria sa ganon, ito ang kapalit. 1.62 billion US dollars na mga investments utang sa Pilipinas. Yun. Nakita nyo na? Nakita nyo na, mga kabunyog? Ha? Oo. Yan yung ano. Yan yung nangyari dyan, mga kabunyog, mga kababayan. Si Gloria Arroyo nang inabang din ng malaki sa China. Ha? Nung pagkakaiba lang ni Duterte, si Duterte garapal talaga. Wait lang, Atty. Ano nangyari dyan sa deal na yan ng 1.62 billion? Ano pong nangyari? Ano po yung mga nagawang proyekto niyan sa gobyerno noong kapanahunan ni Gloria Macapal Arroyo? Sa China. Si Gloria dinaan sa mga agreements, saka hindi masyadong nagsalita si Gloria ng pagpapakatuta sa China. Pero ang daming pinasukan ni Gloria ng mga kasunduan sa China na naka sa Pilipinas. Tayo ngayon ang nagsasuffer niyan. Kumbaga, pumayag si Gloria na pumasok sa Joint Maritime Seismic Undertaking. Kapalit naman yan ang China, pinautang ng pinautang si Gloria. Ah, syempre, di ba ang laki ng mga komisyon ni Gloria? Ang na-expose ng komisyon ni Gloria yun, doon yung sa NBN-CTE deal. Di ba? Naalala nyo yun? Oh, in-expose yun ni Lusada. Kaya natigil yung National Broadband Network, ZTE deal. Oh, ang laki-laki ng komisyon na makukuha sana ni First Gentleman Mike Arroyo doon. Saka ni Abalos. Oh, kaya lang dahil na-expose, natigil. Ganon katindi ang nangyari nung panahon ni Gloria. So ngayon, dahil napakaraming nalaman ng China doon sa agreement na pinasok ng Pilipinas, pumayag si Gloria magsagawa ng exploration kasama ang China, alam na ngayon ng China ang yaman ng West Philippine Sea. Kaya ipaglalaban na talaga nila yan. Ayaw, kumbaga kahit garapal yung ginagawa nila, kahit labag na sa international law, kahit wala namang legal basis yung 9-10 line nila na yan. Wala namang basis yung 10, hindi pala 9-10 line, 10-10 line. Wala namang legal basis itong mga 10-10 line na to eh. Huh? Pero bakit ginawa ng China yan? Kahit sila mapahiya sa mundo, wala silang pakialam. Kahit sabihin na walang legal basis yung kanilang 10-10 line, ang importante, kiniklaim nila yung teritoryo na yan. Bakit? Dahil nakita na nila na napakayaman yan. Napakayaman yan. Kaya mga kabunyog, kumbaga, dahil doon sa Joint Maritime Seismic Undertaking na yon, nalaman ng China ang detalye, ang kabuuang detalye, kaliit-liit ang detalye ng yaman ng West Philippine Sea. Kaya nila yan pinag-iintindisan ngayon. Nakuha nyo ba, mga kabunyog? Ha? Kaya ngayon, mga kabunyog, mga kababayan, nitong huli, nitong 2023, diniklara ng Korte Suprema na unconstitutional yon. Yung kasunduan na yun ni Gloria. O, ito na, mga kabunyog. Kaya lang... Wait lang. Imaginin niyo po, no? From 2005, nag-deal, nakipag-joint exportation, nag-agreement si Gloria Macapal Arroyo doon sa Chinese tsaka sa Vietnam. Imaginin niyo, SC Supreme Court rules Arroyo era joint exportation with China-Vietnam... unconstitutional. 'Di ba? Imagine ano nang ginawa nung nalaman, imagine niyo 2023 2005. Ilang years yun? 18 years. 18 years bago naglabas ng ruling yung Supreme Court. Ano na? Asa na yung pera? Ha? Napag-aralan na ng Chinese government yung West Philippine Sea na yan. May ibabalik nyo ba yun? Bakit hindi pwede? Bakit walang pa rin nagkakaso kay Gloria? Imagine niyo, mga kababayan. Grabe. Ayan, huwag nyo lang din sisihin si Tatay Digong. Pero sana makasuhan din si
si Tatay Dig sa mga ginawa niyang EGK, sa Parmali, kung ano pang makasalanan ni Tatay Digong sa Pilipinas. Diba? Ngayon nalaman na, pero binawi ni Doki yung si Pangulong Duterte daw yung nag-utos para ilipat yung budget ng Department of Health sa ang departamento ba yun? Imagine niyo mga kababayan, yung pinagluloko. Dapat yung mga ganyan, kapag pera na ng bayan, yung nilalagay nila sa alanganin at ninanakaw nila, dapat makulong na habang buhay yan. Wala na yung sinasabi natin for humanitarian reason, dahil sobrang tanda na, dahil may sakit. Hindi pwede yun. Lahat na lang halos ng gumagawa ng kasalanan is ganun yung magiging alibay nila, may sakit. Kita nyo yung kapanahunan na kinasuhan, makukulong na sana si Gloria. Anong ginawa niya? Nag-wheelchair siya. Naglagay pa siya dito ng parang protection sa kanyang liig para kunwari na tawag dito na may sakit nga siya, 'di ba? Ay sorry attorney. Pangit naman ang pagka-stop ko diyan attorney. Wala na, nagawa na ng China yung gusto niya. God. Dahil kay Gloria, ito namang Korte Suprema, ha? Tingnan niyo ito. Oh. Anong taon ito? January 10, 2023. Supreme Court rules Arroyo Era joint exploration with China, Vietnam unconstitutional. Okay. Ah, tagumpay sila ni Eric Olmedares, tagumpay yung Makapayan Black, nanalo sa Korte Suprema. Pero anong taon dineclare ng Korte Suprema na unconstitutional? 2023. Last year. Wala na. Nagawa na eh. Nagawa na ng China yung gusto nila eh. Mga kabunyog, mga kababayan. Yan ang problema ng mga naging presidente ng bansa natin. Ha? Kaya ito, bagamat luma na itong issue na to, gusto ko uling ipakita sa inyo na ang mga nangyayari ngayon sa atin sa West Philippine Sea, bakit ganyan na lang ang China ka-interest dyan? Ka-interesado dyan? Sa West Philippine Sea? Kasi minapa na nila yan. Sinailalim na nila yan sa kanilang plano. Kaya anong ginawa ngayon ng China? Nagguhit na ang China ng 10-dash line. Dati nga, 9-dash line lang yan. Ngayon, naging ang 10-dash line. Tingnan nyo yung mapa, ayong guhit, ang lapit na sa Pilipinas. Ibig sabihin, ng ating exclusive economic zone, kinuha na ng China talaga. Gusto nilang kunin. Bakit? Kasi mayaman nga sa natural gas, sa oil. Paano nila nalaman ang yaman na yan? Yung 2005, na undertaking, tinatawag na JM issue na pinasok ni Gloria. Ito na nga po. Tingnan nyo yung title sa baba. Joint Exploration with China and Vietnam. 2005 yan. Kaya nakaganyan si Gloria. Nag-toast. Kanino nakipag-toast? Sa presidente ng China kay Hu Jintao. 2005 po yan. Kapalit yan, anong binigay kay Gloria? Yun, ito. Philippines, China, sign. 1.62 billion US dollars deals. Ha, kumbaga matindi, ang daming komisyon ni Gloria dyan. Ngayon, diniklara na ng Korte Suprema, constitutional yon, yung Arroyo Era joint exploration with China and Vietnam, unconstitutional. Pero kailan diniklara ng Korte Suprema? 2023. Pus na, nagawa na yung China yung gusto niya. Nanginabang na rin si Gloria. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, sa totoo lang, dapat managot ang mga officials na ito ng bansa. Ngayon, dinadivert ng mga Duterte at Arroyo, sinisisi si Pinoy at si Trillanes. si Pinoy daw at si Trillanes ang traidor. Sos, sila ang traidor sa bansa. You know, yung dalawang... Bakit, yan po ang paliwanag, bakit ang China, kanya na lang ang pag-i-interest sa West Philippine Sea? Kasi nga, naimapa na nila yan. Mga kabunyog na mapa na nila yan. Yung JM issue, Joint Maritime Seismic Undertaking na ginawa ng China. Panahon ni Gloria kasi pumasok si Gloria dyan. Mga kabunyog, yan ang nangyari sa atin. Yan po ang nangyari. Ngayon, ang problema, diniklare ng Korte Suprema na unconstitutional yung ginawa ni Gloria. 2023 na. Pus na.
Sabi ng China at saka ni Gloria, eh kahit naman dineclare ng Korte Suprema ang unconstitutional yan, ha? Wala na, tapos na. 2005 pa yan eh. 2005 pa yung JM issue. Joint Maritime Seismic Undertaking. Din, kasuhan. Wala, mga kabunyog. Talagang yan ang malungkot sa bansa natin. Kaya, tayo ngayong mamamayang Pilipino, magkaisa na tayo, ipaglaban natin ang West Philippine Sea. Kapag pinakinabangan natin ang yaman ng West Philippine Sea, isa tayo sa pagiging pinakamayaman na bansa. Oh, bakit mayaman ang Brunei? Bakit mayaman ang Brunei? Dahil mayaman sa langis. Bakit mayaman ang Middle East? Dahil mayaman sa langis. Di ba? Ano ba ang yaman ng Middle East? Langis. Oh, ano ang yaman ng Brunei? Wait lang, Atty. Alam niyo po, mga kababayan, nung nagtrabawa po ako dun sa Qatar, ewan ko ha, pero libre. Tubig, ilaw, libre. Tapos meron pa silang parang every 3 months ata may 2 sakong bigas. Libre yun, galing sa gobyerno. At yung sa atin Alpine na gatas, ayan, libre din yun, 2 na Alpine, na hindi ko alam kung anong, Rainbow at ang pangabasa, hindi ko alam kung anong brand ng gatas yun, pero libre din yun sa isang box, siguro mga 3 dozena yung laman, 3 dozena yung laman, 36 pieces, 2 yun, tapos asukal na 2 sako din ng tagli 5 kilo. Imagine nyo yun ha. Tapos may yung mga estudyante doon libre din, walang bayad yung school, meron pang allowance galing sa gobyerno. Imagine niyo yung mga lokal lang po, pero hindi ko alam yung ano nila sa mga migrante or mga nag ano, basta yung lokal ganun yung natatanggap, yun na natatanggap ng amo namin every 3 months ng buwan, yun yung na kinukuha lang yun doon sa parang may card sila na iaano mo lang, ipapakita mo lang doon, ipapasok. Basta card, parang ATM siya. At yun, pagbalik ng driver, meron ng 2 sakong bigas, gatas, asukal. Imagine niyo, ang ganda pang klaseng bigas, hindi yung bigas na katulad ng pinamimigay ng ano, ng ayuda sa atin. Hindi po, ang gandang klase pa. Matataas ang bango. Ganun kayaman yung Qatar. Kasi nga, mayaman sila sa gas. Yung Qatar ata yung pinaka, yung kalidad ng gas nila yung pinakamahal sa buong mundo. Hindi ko lang alam kung ano yun. Kasi yun yung parang dinig ko. Diba? Ayan, kung makukuha ng Pilipinas yan, yung West Philippine Sea, pag mabigyan natin ng budget yan yung dyan, paggawa natin, makukuha natin. Kung hindi man natin, sinasabi ko nga, kung hindi man natin mararanasan yung ganyan maalwana na buhay dahil meron na tayong pinagkukunan, lalong-lalo na baka bababa na yung mga bilihin sa Pilipinas. Diba? Sa sunod ng mga henerasyon, yung henerasyon na susunod sa atin, diba sila naman yung ano, sila yung makakatikim ng kaginhawaan. Ganun. Kaya dapat po magsama-sama tayong mga Pilipino. Maka-BBM ang kayo, kung ano man yung kulay ng politika nyo. Diba, kung alam nyo naman at alam nyo sa isip nyo, sa puso nyo, na yung ginagawa ng presidente ng Pilipinas is pabor o maganda. Diba? Pabor sa mamamayang Pilipino, tulungan natin. Tayo din naman yung makikinabang nun. Hindi yung dahil hindi nyo siya gusto, batikusin nyo ng batikusin. Diba? Masama naman yun. Kaya, sana talaga magtagumpay si BBM. Kung hindi man si BBM magtagumpay o nasimulan niya na sa susunod na, yung susunod na naman sa kanya na presidente, sana ituloy kung ano man yung ginagawa ngayon ni President Bongbong Marcos. Lang Brunei, langis din. Oh, yung ating West Philippines, napakayaman sa langis. Sabi nga ni Ramon S. Ang, huwag nating isurrender ang West Philippine Sea, sabi ni Ramon Ang. Ha? Diba?
kabunyog, sana magising na tayo. Ha? Mayaman ang Pilipinas, kaya lang itong mga politiko natin, yan ang totoong pagbibinta ng Pilipinas, yung ginawa ni Arroyo. Naku, pasay tayo dyan, attorney. Kapalit ng pag-explore ng China ng ating teritoryo, ha? Nagbigay ang China ng mga pautang at mga deals, investments. Oh, yan, oh, ito na, $1.62 billion. Oh, yan ang kapalit niya. Magkano ang komisyon niya ni Gloria? Diba? Naalala niyo yung controversial na NBN-CTE deal? Ha? Ang laki ng komisyon doon, nila Gloria Arroyo doon, ang kanyang asawang si Mike Arroyo. Kaya lang hindi natuloy kasi nga in-expose ni Lusada. Yan yun. Ha? So yan, yan po yung diniscuss natin ngayon mga kabunyog, mga tumpay, para makita natin yung history. Thank you, attorney. Ako po mga kabunyog, hindi po ako nagmamarites. Ha? Hindi po ito marites. Ano ito? Pinapakita lang natin ang kasaysayan ng bansa natin. Bakit tayo nagkakaganito ngayon? So ang China ngayon, makikita nyo, makikipag-giyera talaga ang China para sa West Philippine Sea na yan. Bakit? Kasi maisusustain lang ng China ang kapangyarihan niya sa mundo. Economically, politically, militarily, kailangan niya ang yaman ng South China Sea, yung bahagi ng West Philippine Sea. Tayo rin, kung tayo ang maging inabang dyan, yayaman tayo bilang bansa. Kaya, ha, mga kabunyog, mga kababayan, huwag nating isurrender yan. Huwag nating hayaan yan. Oh. Okay? Ah. Yan. Nauubo na ako. Naano na ako. Ano to? Ginanahan ako mag-discuss eh. Oh. Thank ayun, you, attorney. Maganda thank yung you. Mga sharing sa atin. Sabi ng ano ni Bukudo, the Philippines is very rich. Oh, now I know, sabi ni Carlito Agustin. Kaya nga po mga kabunyog ko, kahit luma na tong issue na to, gusto kong balikan. Na-discuss ko na to minsan. Na-discuss ko na to, pero gusto ko itong balikan. Kasi mukhang may mga kababayan tayong hindi ito alam. Si Gloria tahimik lang yan ngayon, 'di ba? Tahimik, pero grabe rin ang ginawa niya. Grabe rin ang ginawa niya. Si Duterte, tahimik na naman ngayon. No comment si Sara. Kahit yung mga nananahimik ngayon, sila Gloria, sila Duterte, yan ang pinakamaraming ginawang salanan sa bansa pagdating sa issue ng China. Ha? Mga kabunyog, mga kababayan. Okay, sige po. I-share po nito para malaman ng ating mga kababayan. Mabuhay po tayo. Ayan, attorney Enzo Recto Bunyog, pagkakaisa. Maraming salamat, attorney. Sa mga hindi pa po nakasubscribe kay attorney Enzo Recto, subscribe niyo na po. Meron po siyang Ricky Tumotorbo, meron din po siyang FB page. Ayan, sa mga gusto pong magbago or magkaroon naman ng bagong mukha yung House of Representative. Ayan po si attorney. Tatakbo po siya sa pamamagitan ng party list. Ayan, Bunyog. Ayan, sa mga gusto pong, yun nga, baguhin yung pagmukha ng circle ng Kongreso. Try natin si attorney. Baka, kumbaga, alisin natin yung mga anak, apo, kapatid, asawa, kung ano-ano na yung ilan, kung ano na yung political dynasty dyan sa House of Representative. Imagine ninyo mga kababayan, yung politika sa Pilipinas naging family politician na. Imagine ninyo, bakit tayo, alam naman natin na yung sa Senado magkakapatid, sa House of Representative magnanay, magkapatid, magtiyo. Oh my goodness, wala na ba tayong makikita ang ano? Wala na ba tayong makikitang mas karapat dapat pa sa kanila? Hindi lang dahil sikat sila, anak sila ng sikat, anak sila ng nakaraang senator, anak sila ng nakaraang congressman, anak sila ng presidente ng Pilipinas. Please naman po mga kababayan, baguhin na po natin yung qualification natin bumoto tayo. Tayo din naman yung tayo din naman yung kawawa. Tayo yung kinakawawa ng mga ganyang klaseng mga politiko.
Ha? Yung politiko sa Pilipinas naging business politics na. Diba? Tingnan nyo si Gloria, imagine nyo. Paulit-ulit ako, vice president. President, naging congresswoman na naman ngayon. Imagine mo, ano? Buwaya sa pwesto sa gobyerno kasi malaki yung natatanggap nila. Di ba? Grabe. Ayan mga kababayan, maraming salamat. God bless po sa ating lahat. Ano yung masasabi nyo sa shinare ni Attorney Enzo na hindi lang dapat si Pangulong Rodrigo Duterte or Tatay Digong ang may kasalanan kung bakit nagiging agresibo yung mga China na yan patungkol dyan sa sigalot dyan sa West Philippine Sea. Meron din palang deal noon kapanahunan ni Gloria Macapal Arroyo. Ayan, sa sobrang dami ng kasalanan yan sa bayan, nakakapagtaka na hindi pa yan nakakulong. Diba? Hindi pa nakulong yan. Ang daming korupsyon yung ginawa niyan. Dinaya, hindi siya dapat naging presidente. Kinuha niya yung pagka-presidente kay Irap Estrada. Diba? Grabe. Tapos ngayon, malayang malaya, congresswoman pa. Imagine niyo kung gaano tayo kauto-utong mga mamamayang Pilipino. Hindi po, wag niyo pong wag po nating isaksak sa isip natin na porket natulungan tayo, is mabait na, mabuti na, kumbaga parang utang na loob natin. Huwag po, mabumoto po tayo ng karapat-dapat. Imagine niyo, grabe, sakit sa dibdib yung mga ganyang klaseng mga tao. Kasi nakikita mo pa rin sila, nakaupo pa rin sila dyan sa Kongreso eh. Or sa Senate, sa Senado man. Ayan, God bless po sa ating lahat mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga kadama na andito sa Middle East. Ingat-ingat po tayo. God bless po ulit.